pagkain ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. First time kong nakarinig, nakapanood na lalaki ang nagpo-pole dancing. Sa mga nagdaang linggo, ng paborito niyong talentado, Sustantivo! Sustantivo! Isang pangalan lang ang maririnig nyo, ang siyang kampyong nanalo. Sustantivo! Sustantivo! At last week, I must say na, ikaw pa rin ang dapat manalo ngayong gabi. Kala ko'y replay ang palabas dahil pangalan na muling binigkas. Sustantivo! Sinasabi ko na nga ba, sustantivo pa rin ang umaariba. At ngayong gabi, mga talent scouts, di maganda o gaga at di mapigil ang paghanga. Believe ako sa'yo. Dahil sa banta ng mga nagahamon, laban sa Paul Archis na kampiyon. Sige, tapusin na na. Isang panalo na lang ang kailangan. Kaya niya bang makipagsabayan upang sustantivo ang ipahayag na name na bagong kasama sa Hall of Fame? Parang they save the best for last. Championship night na naman at muling masasaksihan ng buong sambayanan ang matinding pasiklaban ng mga natatanging mamamayan ng tinaguriang talentadong Pinoy! Sa pinakamalawak na talent show ng bayan, ang... Ngayong gabi, masasagot na ang katanungan kung tayo ay magkakaroon na ng bagong Hall of Famer sa katauhan ng pole king na si Sustantivo. Kung siya ay papala rin, he will be adding 150,000 pesos sa kanyang prize money for a 6-week total of 500,000 pesos. And... more importantly, if he wins, aba, makikita natin siya sa darating na third Battle of the Champions. Kaya kung ako sa inyo, hindi na po ako bibitaw sa panonood. Kaya ito na. Umpisa na natin ang kasiyahan ngayong gabi. Let's all welcome tonight's talent scouts. Now leading the pack is a vibrant and bouncy host and comedian, Lalaking Dabarkads, Ruby Rodriguez! Hey Ruby! Welcome back. School of Mote yun. Diba? Nag-aral ako kay Julia, no? Welcome back, Ruby. Well, up next is a champion of our most recent celebrity episode. Narito ang Profesor Arnel Ignacio. Welcome back, champ. And finally, the lady with beauty beyond compare, the one, the only, Congresswoman Lucy Torres Gomez. Long time no see, Lucy. Welcome back. I missed you, Ryan. We miss you too, Lucy. Eto na, ready na magbigay ng kanilang mga scores ang ating jury. Kaya jury, magandang gabi po sa inyo. Let's start our battle for tonight. Ang kapansanan ng ating unang talentado ay hindi naging hadlang para maipakita sa mundo ang kanyang galing. Narito ang kanyang kwento. Taga Roa City, Capiz po ako, galing ng Bisaya. Bali, pumunta po ako dito nung Maynila para mag-audition sa talentado. Ako po ay nagkasakit ng polio nung maliit pa. Bali, nung maliit pa po ako, maraming panlalait na nangyari sa akin. Kahit nga po ngayon, meron pa eh. Pero eto po ako, pinapakita sa kanila na tao din po ako. Sana tratuhin po nila akong normal kasi po pare-pareho lang kaming naninirahan ng pantay dito. Lahat na lang po yata nung pwede kong kayang gawin, ginagawa ko tsaka ini-improve para ipakita na kung ano yung kaya nila, kaya ko din. Sa lahat po ng mga taong may kapansanan na katulad ko, huwag po sana kayong mawala ng pag-asa.
sana po pagpatuloy nyo lang kung ano yung pangarap nyo dahil lahat naman tayo may kayang gawin, lahat tayo may talent, huwag lang tayo mahihiyang ipakita ito. Displaying his strength with a dash of artistry, get ready for Lloyd Develos, or simply Lloyd. Bandera sa ating laban, si Lloyd Develos. Magandang gabi, Lloyd. Magandang gabi po, Kuya Ryan. Okay, Lloyd, alam mo, pangarap ko yung ginawa mo ni maka-handstand eh. Hindi biro yun, pero ginawa mong parang napakadali. Kaya tingnan natin kung paano naapektuhan ng ating scouts. Ruby, what do you say? Believe ako sa'yo. Maraming salamat. Ang lupit ng balance mo! Yan ang tinatawag ng use it to your advantage. Hirap, Ruby. Ang lakas ng braso eh. Tama yan, kasi kinocompensate mo yung kahinaan sa lower extremities. Kaya yung upper extremities mo, napakalakas at ginamit mo to your advantage. Hindi lang yon. Kahit na malakas siya, magaang ang mga daliri mo sa pagpinta. The dancing painter. Pero kung yung ginawa mo kaninang pagpipinta, eh habang naka-handstand mo ginawa, malamang magtumba ko ng ano dito, lamesa. Magaling, napakahusay. Maraming salamat. Lloyd, you're very inspiring kasi hindi mo ano, parang hindi mo pinapansin kung ano yung wala ka, but you celebrate all that you have and all that you can be, which is a very, very good way to start the year actually. Feeling ko nga, kahit hindi ka mag-paint, kahit ginawa mo lang yung dancing mo, pinakita mo lang yung skills mo, kung gaano ka tibay yung core strength mo, solid pa rin yung performance. So great job, Lloyd. Thank you po. Thank you. Lloyd, wala nang question. Talentadong Pinoy ka. Salamat po. At katulad din ng binanggit ng mga kasama ko, no? You are very, very inspiring. Ito lang ang karagdagang kumpayo sa'yo. Pinanonood ko kanina yung video, yung BTR mo. Kwento mo yung mga ilan sa mga medyo malulungkot at masasakit mong karanasan. Ang payo ko sa'yo, bitawan mo na yon, iwanan mo na yon. Kasi lahat naman ng tao, pare-pareho tayo mayroong kapansanan. Yung iba lang, halata. Yung iba, hindi. Nakatago. Meron dito, ang ganda, pero ugaling pinsan ni Satanas. So, isa rin siyang, Diba, meron ganon, di ba? Oo. Kaya lang, iwanan mo na yon, huwag ka mag-focus doon. You're very, very talented. And no question about it, kung saan ka man makakarating, sigurado yun ay papanik na papanik. Talentadong Pinoy ka, Lloyd. Salamat po. Thank you, Ornel. Thank you, Talent Scout. Okay, paring Lloyd. Magandang panimula sa ating show. Maraming salamat. Pero ngayon, dahil pasado ka sa kurtina, kita tayo mamaya sa judging. Salamat, Lloyd. Maraming sarayat po, Kuya Ryan. Thank you. Pangunguli ang naramdaman ng ating susunod na talentadong taga Quezon City. At meron pa daw siyang kinakatakutan tungkol sa isang mahal niya sa buhay. Pakinggan natin ang kanyang kwento.
sa loob po ng 10 taon, nawala po yung nanay ko dahil po sa sakit. Matagal ko na pong hindi na sama yung tatay ko. dahil po sa dahilanan po na nagkaroon po kami ng problema dahil sa akin. Naiba po ako ng landas na mag-isa ako sa buhay. Sana po maintindihan nila ako. Dahil gusto ko rin naman pong matubad yung mga pangarap ko. Namimiss ko po sila. Pangungulila ako po. Kaya po ako nag-ampon. Dahil sa isip ko, parang ayoko nang magkaroon ng karelasyon, magkaroon ng asawa. Kay Mikaela na umikot ang buhay ko. Maghahanap buhay po ako kahit magtitinda lang ako. Para po sa kanya. Showing off her supreme vocal magic, please welcome Jacqueline Torres, or simply, Jackie! I never needed anyone. And making love was just for fun. Those days are gone. Hello, Jackie. Good evening sa'yo. Hello po. Oh, ba't ka parang natatakot, Jackie? Hindi nervous ka ba? Hindi naman po. Ay, hindi naman. Nalulungkot Jackie, na. Jackie, dito tayo. Alright. Jackie the crying lady. Okay ka naman. Hindi ka naman na... Pinigilan ko lang. Pinigilan mo lang. Bakit? Kahit ba sa stage natin kanina? Oo. Pinipigil. Ano naiisip malungkot mo? Malungkot kasi yung buhay ko. Ayan na naman. Baka dapat talent niya. Niya. Okay, Jackie. Gusto mo bang pag-usapan pa na? Sige, tapusin na na. Tapusin na na. Wala na. Pinapangiti lang kita, Jackie, para medyo gumaan-gaan ang pakiramdam mo. Pero tignan natin. Congresswoman, what do you say? Ako na mauna. Okay, Jackie, undeniably, ang ganda-ganda ng boses mo. It's so hard to carry a tune, so much more reach those high notes na hindi ka parang hirap na hirap. Naaabot mo siya talaga. I just wish na, kasi nakita namin dun sa video na malungkot ka talaga. Parang there's a sadness about you. I just wish na when you sang that song, dun mo nalang hinugot yung emotion na kailangan mo for that song. Because you were singing it beautifully, pero hindi ko naramdaman yung emotion ng song. Dun lang ako nakulangan. If only you were able to put that sadness in the song, then it would have been great. Thank you very much, Lucy. Pwede na ako. Anytime. Kanang kaliwa. Nahawa na ako sa'yo. Direk, saan mo gustong bumagsak ang luha? Anyway. Sa kaliwang butas ng ilong daw.
Wag onse yun. De, ganito lang ha. Alam mo, Loy, ano ang pangalan niya? Jackie. Kanina pala si Loy. Ayan, umatras tuloy yung luha. Umatras tuloy yung luha. Pumanik tuloy ulit. Nabagsak na eh. Baka mas maganda sana, hindi sinumiti mo yung talent, eh umiyak. Diba, pabilisan ng bagsak ng luha. Tapos, ang lalabanan mo, asawa ni Ryan. Tako! Oh, alam mo naman. Tako! Alam mo naman. Champion yun, Brad. Yeah. So, ang tingin ko, kailangan mo munang buuin sa sarili mo. I-assess mo, asan ba yung galing ko? Kasi yung vocal range mo, antindi. And yet it is so severed from sa nakikita namin. Parang gagawin, hayaan mo na yung nangyari sa buhay mo. Nandyan na yan. And you are tremendously talented as a singer. Suriin mo kung ano yung meron ka. At pag-usayan mo. Otherwise, nakakalito kang panoorin. Nakakalito. Kanina, no, lumakad ka, pinandidilatan mo kaming tatlo. Kala ko, aabot ka rito, sasampalin mo kami. Kasi nandidilat ka, tapos bigla kang kumanta. Gano'n, no? So, nakakalito. Hindi tuloy kami makapag-focus dun sa galing mo. Okay? Ayan, babalik ko na yung luha ko. Bagsak na eh. Thank you very much, Talent Scouts. Okay, Jackie. Nagandahan ang Talent Scouts sa iyong boses. May konting po na lang sila sa performance. Pero ang gusto kong matandaan mo, Jackie, nalusot ka sa kortina, yan ang maganda. At what we appreciate here sa Talentadong Pinoy, even if meron kang pinagdadaanan, eh buong lakas loob ka pa rin nagpasikat ng iyong galing dito sa aming entablado. Kaya Jackie, doon pa lang, panalo ka na. Kita tayo mamaya. Thank you very much. Thank you, Ryan. Unang sabak pa lang yan ang ating unang mga talentados. Maganda kayong tumawa sa nakakatutuwang galing ng susunod na magpapasikat sa pagbabalik ng Talentadong Pinoy. Napalayas po ako sa bahay namin. Sino tong nakatayo na may headband pa sa ulo? Sabihin mo, baril. Sabi ko, baril. Sabihin mo, lalaki. Sabi ko, asan? Sa challenger na ito kaya ang huling halakhak at pag-asang mag-Hall of Fame ng kampiyon ay lumagap pa? Talentadong Pinoy ang nagbabalik ang talent show ng bayan ng Talentadong Pinoy. Nagkaroon ng alitan ang ating susunod na talentado sa kanyang ama. Ngunit ngayong sumakabilang buhay ang kanyang itay, masakit pa rin ito sa kanya. Alamin natin ang pinag-ugatan ng kanilang alitan. Ang bata pa po ako, napaka-stricto po ng magulang ko, lalo na po ang tatay ko. Ayaw po kasi ng tatay ko na may lalambot-lambot sa bahay namin. At madalas po napapagalitan ako. Tapos nung lumaki ako, hindi ko mailabas kung sino talaga ako kasi tuwing makikita ko ang tatay ko, lagi na lang niyang makikita na pag tumingin siya sa akin, masama ang tingin niya sa akin. Kailangan tigasan ko, nagbubuhat ako ng isang sakong bigas. Ayun, tapos nalaman niya na bakla ako. Ayun, napagalitan ako, nasaktan niya ako ng konti. Tapos, napalayas ako sa bahay. Pag-uwi ko sa bahay, wala na. Huling bulong na lang ng pamamaalam na Daddy, I love you. Na sorry kung naging ganito ako. Nahirapan ako tanggapin yung pagkamatay niya kasi hindi kami nakapag-usap at hindi niya nakita kung ano ako ngayon. Sharing his gift for comedy, get ready for Richard De La Cruz, a.k.a. Chad Kinis! And yes, magandang gabi sa inyong lahat. Ako po si Chad Kinis. At narito po ako hindi para sumayaw o kumanta. Narito po ako sa inyong harapan kasi napalayas po ako sa bahay namin. Kasi ayaw po ng tatay ko na bakla. Naalala ko nga nung bata ako eh. Naglalaro ako ng gaya-gayang superhero. Ginagaya ko si Wonder Woman. Naglalagay ako ng star dyan, star dito, star dito. Iikot ako, sisigaw ko, Wonder Woman! Biglang pumasok yung tatay ko. Sabi niya, Chad, ano yan? Ay, wala po dad, sa school po. Very good. Tapos, sabi niya, Chad, bakla ka eh. Kailangan mapatunayan kung lalaki ka. Mamili ka ng laruan. Anong gusto mo? Barrel, kotse o Barbie? Siyempre, pinili ko barrel. Sabi niya, ay, bakit? Gusto mo maging sundalo? Hindi, dad. Ako si Tom Brady. Ba-ba-ba!
Tapos sabi niya sa akin, nak, last chance, anong gusto mo? Kotse o Barbie? Siyempre, pinili ko kotse. Doon ko isasakay si Barbie. Tapos, lalo siyang nagalit sa akin, sinuntok niya ako. Boop! Sakit kasi. Tapos sabi niya, sabihin mo na matigas, sabihin mo, bahay! Natakot ako masaktan, sabi ko, bahay! Sabihin mo, baril! Sabi ko, baril! Sabihin mo, lalaki! Sabi ko, asan? Tapos, sinuntok niya na naman ako, boop! Sabihin mo na matigas, sabihin mo, bato! Eh, bumigay na ako, sabi ko, bato! Yung mas matigas, bato! Yung pinakamatigas, bakal! Sumagot yung tatay ko, sabi niya, carry na yan. Tapos binilad niya ako sa araw. Pagkabilad niya sa akin sa araw para doon maging totoong lalaki, ako tanghaling tapat ng itim ako. Tapos binalikan niya ako, oh Chad, ano ka na? Lalaki ka na ba o babae? Siyempre sumagot ako, daddy, hindi mo ba ako kilala? Ako si Beyonce! Chad Kinis. Okay. Spice and sapak nga. Ito nga ba rin, Chad? Okay, Ruby, what do you say? Alam mo, ang hirap magpatawa, lalong-lalo na pag mga nagpapatawa ang nasa harap mo, no? Kaya pala, hindi ka makatingin sa amin. Pero bago ang lahat, sasabihin ko lang, natutuwa ako sa pink mo. Dahil naiinggit si Ryan sa'yo. yan na mismo yung sinasabi ko. Gusto ko yung boots na yan eh. Alam mo ba na hindi sign ng Becky ang pink? Eh, may medyas ko nga eh. Kita mo, Panalo yan. Totoo yan. Pag nagpapayabangan kami sa studio, si Ryan, pag ako naka-pink, si Ryan, ay, ako rin, ilalabas niya yung kanyang salawal. Hey. One thing I like with your material, ginamit mo yung nangyari sa'yo, inikot mo at ginawa mo to your advantage at pinagtawanan mo na lang. Kasi nga, laughter is the best medicine. At kung hindi mo ngingitian ang problema mo, eh paano na tayo? So, halungkatin mo pa yung mga mas nakakatawa at magagamit mo pa yan. And I love the pig. Thanks. Professor Arnel! Chad! Tuwing merong question tungkol sa aking sexualidad, o kunyari, ikaw lalaki, ako hindi, ang tinatanong ko lagi, ano ba ang lamang pagka ikaw ay tunay na lalaki? Usually, wala naman silang masagot eh. So, huwag ka naman problema kung ikaw ay bakla. Diba? Ang tunog lang naman na nakaka-iskandalo eh, bakla. Kasi bika ka eh. Diba? Parang bika ka yung pagkakasabi, bakla. Pero kung mayroon mas maganda-gandang tunog doon, palagay ko hindi masyado magiging problema. Total, tegi na tatay mo, kaya ito ka na, todo-todo na. Okay, ito pa, good news to you. 2012 will be the year of laughter, year of comedians. So most likely, baka itong taon na to, kumita ka ng maganda-ganda. Kung ito ay ipupursue mo talaga. Pangatlo, I think you're somebody with good taste. Hindi lahat ng tao nakakapagsuot ng ganyang kombinasyon na lumalabas ng maganda. Yung iba kasi parang cotton candy na natapakan. Pero ikaw maganda naman eh. Maganda yung ano. And fourth, you're pleasant. Tumindi ka sa stage and meron kasi, di ba Ryan, meron mga na magpapatawa na parang dahil gagalangin mo na lang, parang paupuin mo na nga yung tignan. Parang ganyan. Ikaw hindi eh. Okay? So, good luck to you. 2012 may be your year. Thank you po. Thank you very much, Arnel. Thank you very much, Chad Scout. Okay, Chad with the pink boots. Good job. Thank you. See you at the end of the show. Thank you. Thank you, Ryan. Up next, makisaya tayo sa musikang handog ng ating susunod na talentado. Kilalanan natin siya sa pagbabalik ng Talentadong Pinoy. Go, 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 go. Trio? Ay, huwag ka nang malito dahil tatlong instrumento kayang patugtugin ng solo! Isa ka pala buong orkestra. Makaya na bang masolo at agamin ang kampiyonato sa pole dancer na Matyo na Haring Susto? Nagpapatuloy ang ligaya dito sa inyong paboritong talentadong Pinoy. Ipinanganak na may kaunting disability ang ating susunod na talentadong taga-Ilocos. Ngunit, hindi ito naging balakid sa kanyang hilig sa musika.
Alamin natin ang kanyang kwento. Ito po, inborn po ito. Nung bata pa ako, nahihiya ako kasi dinalait nila ako. Pumasok na ako sa banda, nai-expose ako sa mga tao. Nalis na yung pagkamahiyahin, mahiyain ko. Bale, banda na po ako sa nagtutugtog ng mga patay, ganun. Marching band, mga kasal. Yun po ang pinagkikitaan ko ng aming tatay. Para lang po, makakapag-aral ako, may makukunan ng baon, ganun, mga gastusin sa araw-araw, para lang po may taguyod ang pamilya namin. Ready to set us adrift with his music, please welcome Sherwin Sagayagar, simply Sherwin! Sherwin, tumugtog ng, tama ba, violin, ng trompeta, at ng alto sax. Okay. What do you say, guys? Yan ang sinasabi ko, Ryan, na when you're there, magpapakita ka na rin lang ng talent, ini-enjoy mo yung moment, and that's what I saw with you, Sherwin. Talagang ini-enjoy mo from one instrument to the other, and in the process, kami rin, na-eenganyo, you take us in with you, and you make us enjoy it with you. We see everything through your eyes, and feel everything through your music. So, great job. Gustong-gusto ko yung ginawa mo. Thank you po. Sherwin, isa ka pala buong orkestra. One-man orkestra. Tudal, taga Ilocos Norte ka, Ading. Sherwin, manang lang ah. When ate, manang. Ay, padasom nga, tawagan na nga, bakit ka, topyakan ka. Han, balasan kami lang. Ay, balasan, garo. Iwag niyo kapin ng mga Ilocano, talagang matitigas kami magsalita. Pero sa tigas ng dila ng mga Ilocano, tignan mo naman kung ilan ang instrumentong kayang hipa ni Sherwin. Ganyan ang tama. Magpapakita ka na rin lang ng gilang, galing mo, gilas mo sa pagtunog o paggamit ng mga instrumento, itodo mo na. Sana hinira mo na rin yung mga drum set ni Barkada mo tayong gamit mo matinta na. Wala kasi, mahirap kasing drum set. Opo. Ay, kabinulod ako man eh. Drum set dato'y chan ko. Ay, mayan kumahin. Magaling, Sherwin, ipagpatuloy mo yung mga, pero maganda rin, mag-concentrate ka sa isang instrumento talaga na paborito mo. Para hindi nahapsaw yung ibang instrumento, yung pinakagusto mo, dun mo talaga ito ng pansin mo. Pero nalaing ka. Ubeng, nalaing, ipagpatuloy mo ah.
Ikumusta na kay Locos Tortea? Wen manang, agyaman ak. Awan! Agyaman kami kang ka. Thank you very much, Ruby. Thank you very much, Stan Scouts. Alright, sure win. Lusot ka sa ating kultina. Kaya parego. Thank you, Manong! Thank you, Sir Ryan. Okay, mga alis. Up next! Pabibilibing kayo sa paghahalo ng mga magagandang tining ng ating huling mga talentados. Abangan sila sa pagbabalik ng nag-iisang talentadong Pinoy! Hindi sila voice avenue, pero malay nyo, sa blending ng boses nila, talent scouts ay solved na! We have a winner for the night. Sila ba ang mga bagong pina? At si Sustantivo ay malimutan na! At naisipan nilang magsama-sama para makagawa ng mas kakaibang tunog. Aba, eto po ang kanilang istorya. Nagkakilala-kilala po kami sa isang singing contest po. Actually, ang ganda po nga ng ano po ng pagkakabuklod-buklod po kasi po iba't iba po kami ng ano pinanggalingan po. Gusto po namin pong maipakita po na may kakayanan po kami at syempre po magbigay po papuri po kay Father God po dahil po sa kanya naman po talaga nanggaling po yung aming boses po. Iba-iba po kasi yung religion namin pero since isa lang po yung talagang pinaniniwalaan namin kaya nabuklod talaga po kami kahit na magkakaiba kami ng religion. Kasi po malakas po yung kapit po namin. Malakas yung kapit namin sa Panginoon po. Naniniwala po kami. Kung ano pong desisyon niya po, plano niya po para sa mga buhay po namin, sa aming grupo po, siya po ang masusunod po. Ngayong nandito na po kami sa entablado ng talentadong Pinoy, nais po namin makamit ang katagumpayan po. With their voices harmoniously blending into their own distinct sound, get ready for High Frequency! Everybody look to the left, to the left. Everybody look to the right, to the right. Can you feel that? Yeah. We're paying with love tonight. Everybody's got a pride. I wonder how they sleep at night. When the sales come first and the clue comes second, just stop for a minute and smile. Everybody's so serious, so don't be serious. But you turn your eyes and you feel so high. Tell me the everybody look to the left, to the left. Everybody look to the right. Can you feel that? Yeah. We're paying with love tonight. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money, money. We just wanna meet the world test. Forget about the price tag. Hit them on a ha, cha-ching, cha-ching. Hit them on a yeah, ba-bing, ba-bing. Wanna meet the world test. Forget about the price tag. High Frequency on our stage with guest performer Ellie Buendia. Paano na pagkakamala ka ba si Ellie Buendia paminsan? Kanina lang po, may kanina lang. Hawig mo eh. Hawig na hawig mo eh. Anyway, okay, vocal group. Aha, meron tayong professor dito ng music. Kaya hulihin na natin tong si professor. Hulihin na natin. Unahin na natin si Ruby. Ruby, what do you say? Akmang-akmahin nga porma ninyo dahil uso ngayon ng K-pop. Kaya maganda yung iba-ibang look. And ang gusto ko is you're enjoying what you're singing, you're enjoying what you're doing, and everybody's enjoying with you. And that's what's important when it comes to performance. With that, I'm glad you enjoy what you do because we are enjoying with you. Congratulations. Thank you, Ruby. Congresswoman. Parang they save the best for last.
Mukha kayo talagang ano, mukha na kayong stars. Hindi na kayo amateurs. Tingnan, you have the talent, you have the charm. I'm so glad to see you on the talentadong stage tonight. Thank you very much, Coaching. Okay, Professor of Music, Arnel. Ano gusto niyo lagay ko score? Yun na lalagay ko. Plus factor lagi siyempre ang guwapo, 'di ba? Guwapo, may talent, 'di ba? And who does the arrangements? Kami lang din to. Ah, talaga? So sino sa inyo mayroong background sa pagsusulat ng nota? Wala? Ano po? Ako po. Asha. Okay, congratulations. I think we have a winner for the night. Wow. Thank you. Thank you very much, Renel. Thank you very much, Talent Scouts. Ayos, high frequency, mga pare ko. Maraming salamat sa inyong pagpapasikat. At dahil kayo ang huling talentadong gustong humamon sa ating champion, pwesto na kayo sa gitna ng ating stage. Thank you. Ngayon, tawagin na natin ang iba pang mga talentadong gustong humamon sa ating kampiyon sa gabing ito. Talentados, please take your positions on stage. Limang mga talentado ang nabigyan ng pagkakataon pero isa lang ang makakapagpatupad ng kanilang pangarap. Alamin kung sino sa kanila ang magwawagi sa pagbabalik ng Talentadong Pinoy! Isa sa kanila ang magiging kalaban! Sa kampyong isang panalo na lang ang kailangan! At dito masasagot natin ang katanungan, si Sustantivo na ba ang Hall of Famer na inaabangan? Matindi itong bang... Patuloy ang pagpapasikat ng galing dito lang sa Talentadong Pinoy. Mga kapatid, lahat ng mga talentado na nag-perform ngayong gabi, tatanggap ng 5,000 piso, manalo man o matalo. Pero dahil wala sa inyong nasara ng kurtina, ibig sabihin, lahat kayo buhay pa ang inyong tsansa na malalo ng 50,000 pesos. That's a good news. The bad news is, to get to the 50,000 pesos, you have to defeat our 5-time defending champion, si Sustantivo. Now, here are the results of tonight's competition. 1/3 ng final score ninyo galing sa ating scouts. We know what they think. 2/3 na mas mabigat galing sa ating jury. And here's what they think. Ang aharap sa ating defending champion na napili na ating scouts at jury ay walang iba kundi... Frequency! Thank you very much for other than Nano. Guys! Congratulations, High Frequency! Meron na kayong 10,000 pesos at this point at buhay na buhay ang inyong chance for the championship. So, enjoy the victory for now and good luck mamaya. Thank you. Salamat. Dahil sa tibay ng loob at tiyaga, unti-unti nang nadarama ng ating defending champion ang katas ng kanyang paghihirap. Alamin natin kung ano ang mga ito. Congratulations! Sustantivo! 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 Sa lahat po ng pagod ko, sa lahat ng puyat, sa lahat ng... halos lahat na ng paghihirap ko nandito para sa pamilya ko. At my age, nakapagpatayo na ako, proud ako. Kasi at least meron na akong napupundar at meron na rin akong ibibigay sa asawa ko. Pinagsikapan niya to, pawis, lahat, pagod. Kaya tuwang-tuwa ako na ginagawa niya para sa amin lahat to. Nagpapasalamat po ako sa mama ko dahil binigyan niya po kami ng kahit maliit na space lang dito sa kanya. Hinati niya yon para mabigyan kami, makapag-separate kami at makagawa kami ng bahay namin dito. Nagpapasalamat po ako dahil isang malaking blessing sa buhay namin si Johnny. Anak, mahal na mahal kita. Sa mother ko, sobrang mahal ko po kayo kahit alam ko na
Kahit alam kong maraming problema pinagdadaanan nyo, andyan pa rin kayo matatag na sumusuporta sa amin. Lahat ng success, ma'am, na tinatamasa ko ngayon, lagi ko kayong isasama doon at lagi ko kayong, laging kayo rin yung nasa isip ko para sa success ko, ano man yung meron sa akin. Determined to go all the way for the win, get ready for 5-time defending champion, Sustantivo!